Well, good morning. First vlog for the day. Bago tayo mag-solve ulit ng two-step equations at saka mag-aral ng operating system concepts. Ang vlog ko ngayon is about yung pag-trade daw. May trade humors daw na ito si Ben Simmons. Okay, excuse me. Mali naman talaga yung ginawa ni Ben Simmons na meron na siyang advantage dun sa poste. Pumoste siya eh. Libre na siya nung pagpihit niya, pag-ikot niya, libre na siya, hindi niya tinira. Pinasa pa niya. So yun yung ikinagalit ng mga kakampi niya. May karapatang magalit si Joel Embiid kasi, di ba? He was playing hurt. And then, ganun yung gagawin ng kakampi niya. May karapatan siya magalit. Diba? Kahit si Doc Rivers eh. As coach, magagalit ka rin sa player mo pag ganun talaga. At saka yung coaching record ni Doc Rivers, marami siyang kinoach na Game 7 playoff games. Pero tied siya sa most number of losses. Kaya nga siya tinanggal din sa Clippers. At nailipat sa Sixers. Well, yung nangyari kay Ben Simmons, trend yan ngayon. Sino ba nagpasimula yan? Nachochoke. Di ba? Nachochoke. Trend yan ng mga ano ngayon. Trend yan ng mga so-called super teams. Oh. Pero ang kagandahan lang nun, pag natatalo sila, gaya ni Durant, ni Harden, nag-commit sila sa Team USA kasi gustong bumawi. Di ba? Eh si Durant gusto niyang bumawi kasi natalo sila, di ba? Gustong bumawi, gustong makakuha ng gold sa Tokyo Olympics, which is a good thing. Kailangan nyo pa palang matalo sa NBA playoffs para lang mag-commit kayo sa national team nyo. Mahinayupak talaga itong mga to. Pero kung natalo, I mean, kung may injury kayo, pwede naman kayo mag-beg off, kagaya ni Kerry, di ba? Kung may injury talaga. Kaya si LeBron, ano ba asahan mo dyan? Eh, siyempre, rason yan eh. Kulang na araw yung ano ng playoffs eh. Immediate turnaround, kaya kailangan niya magpaya niya. Pero sa akin kasi, yung trend na ganyan, kasi nung 90s, wala namang ganyan eh. Yung panahon nila Shaq, sila Shaquille O'Neal, nila Alonzo Mourning, nila, di ba yung mga panahon na yun, early 2000s. O saan ka nakakita na si, di ba, si Mr. Big Shot, si Chauncey Billups, nagreklamo ba? Hindi naman nagreklamo eh. Tsaka hindi sila na-chocho. Di ba? Tinalo nga ng Detroit Pistons yung ano eh. Yung big four ng Lakers nun eh. Di ba? Kaya nga napuwersa si Shaq na umalis ng Lakers. Kasama nila si Payton at saka si Malone. Para lang manalo ng championship. So, di ba? Tsaka sinasabi nila na ano daw, athletic daw yung mga players ngayon. Okay, fine. Athletic sila, skills-wise. Pero, ano naman yung skills mo? Eh, skills ka nga. Kung dinadaga ka naman sa most important games. Anong silbi ng basketball intelligence mo kung dinadaga ka naman iris yung tira? Anong silbi ng skills mo kung sa bandang huli hindi mo mapapakinabangan ng team mo, matatalo din yung team mo? Diba? Kasi lagi nakadepende sa ano eh. Lagi nakadepende sa trio eh. Kasi masyadong na-overemphasize yung health. Ba, si Kevin Durant yung superstar. Kailangan ni Kevin Durant ng tulong. Eh, paano, di ba? Sabi na, di ba? Anything that is too much is bad. O so, sumobra naman yung tulong mo. Paano pang na-injured yun? Di ba? Yung injury kay Kyrie was an evident, is already an evidence na masyado na tayong reliant sa super teams, super trio. Anong silbi ng skills mo kung lagi ka namang injury prone, kagaya ni Anthony Davis, di ba?
Pagaling si Davis. Pero kung lagi ka namang injury, paano ka? At saka yung lineup ng Los Angeles Lakers doon sa NBA bubble was meant, okay, was meant to preserve Anthony Davis. Okay? Kaya, di mo, si JaVale McGee, si Dwight Howard, kaya sila nandun, is just to preserve yung star big man nila na si Anthony Davis. Alam naman natin na yun yung pinaka-importante. Hindi, yun yung scorer talaga. Scorer talaga yun. Kasi okay, fine. Sabihin na natin na si LeBron yung pinaka-importante player. Pero yung scorer talaga, para maprotektahan yung scorer, yung scoring ng big man mo at hindi siya masyadong natatadtad sa laro. Kasi dumedepensa rin si Davis eh. Oh. So ano yun? Diba? Tapos sasabihin ito ni ano eh. Ito ni Tunji, Allwear. Itong Inglesyerong walang kwenta na to. Lahat ng post eh, naka-base kay... Ito yung fan ni LeBron. Lahat ng post naka-base kay LeBron kung ano yung nakikita. Well, kawawa naman si Ben Simmons, pero may kasalanan talaga siya eh. Unang-unang, tagal mo na sa NBA, hindi mo man lang, ayun yun eh, hindi mo man lang na-develop yung shooting mo. Diba? Eh, sinabi ni Doc Rivers, hindi ka man nanalo ng championship kung kasama mo yung isang player na halos takot tumira. Alam mo yun, gwardya ka eh, malaking gwardya ka. Malaking gwardya ka, point guard ka, ba't si Magic Johnson kung kailangan umiscore, umi-score. Diba? Si Magic is hindi ganun ka, hindi siya yung volume scorer. Pero kung kailangan niya umiscore, umiscore siya. Kasi mali yung mindset eh. Yung scorer dapat para Kobe ka, Jordan ka, para kang si James Harden. Diba? Na volume scorer. Hindi ganun. Sabi, pag kailangan lang talaga yung scoring mo, doon ka mag-ano. Eh, yun yung trend ngayon eh. Super teams eh, at saka ano eh, at saka yung ano, dinadaga. What's the use of skills without heart? So yun lang.